Kita tayo guys. Kaya tayo dito. A lot of people waiting lunch. What you are watching there, Dong? What? What are you watching there? Looking around. Exploring. I need to go here first. Bye, Dong. Bye. Dito na tayo sa hospital guys, ayan. Doon na si Carl. What are you? Are you patient? Are you patient there? No, I'm Dr. Carl. You're Dr. Carl. Yeah, I wait to hear. No, I can't see that. What happened in your face? In your face? Yeah. Can I show your escape? Hello. I can't see. Oh, your tummy is smaller now. Yeah. What's it say, Amy? 109. 109? Yeah, 109, I think. Again? Yeah. Still the same? Yeah. 750 for that side, didn't it? All clear now. All clear now. Clean. By Asian. Still costs me $7.50. I think we're okay on. 2,000 years later. So guys, welcome back. So dito tayo sa bahay guys. So yun nga guys, galing na tayo sa hospital kanina. Hindi na ako nakapag-vlog doon kasi bak ano lang ako nag-vlog, nag-singit-singit lang ako ng video-video ng konti doon sa hospital kasi may nakalagay doon na bawal nga yung ano, camera or picture. Bawal doon, di ba nga, dati nag, ano, kami doon nag-check up kay Mr. Is nakalagay doon, camera not allowed. So, nagnakaw-nakaw lang tayo ng video doon. So, ayun guys, natapos din finally yung ating, ano, ating, oh, dito, yung ating Ubarits bus. So, na-cleared na ngayon. Malinis na yung, ano, yung tahi. So, okay na yung tahi. Sabi ni Doc, okay na. Maganda naman ang result. Maganda na daw yung result, guys. So, hindi na tayo babalik. So, ang ano lang sa atin, pap smear lang. Pap smear lang next year. Yun, ganun. Kasi hindi ko talaga yan akalain na yearly magpa-pap smear, guys. Kailangan pala, kapag babae ka, kailangan magpa-pap smear. Yun, ganun. Kaso ako, never pa akong nagpa-pap smear sa lahat ng buhay ko. Nag-anak na lang ako. Hindi ako nakapag-pap smear. So, ganun. Wala akong pap smear. So, sabi ni Doc, kaya nangyayari yung ganung polyps is sa hormones na natin ng mga babae ba? Nangyayari do. Nangyayari sa hormones natin. So, yun yung cause daw ng polyps. So, yun guys, clear na. Lucky naman at ganun. Nangyayari. Maganda ang ating, ano, maganda yung result na compare sa dati at sa ngayon. Kasi yung una natin guys, pinictura ni doktor, bago operahan, pinictura niya muna. Nakita niya sa akin yung laman na tumubo. May laman na tumubo guys. May mahabang laman. Ganun, parang mushroom. Yung ganun, tapos yun. Nung ano, ang mga pusa ko nag-aanuhan, nagsisipasukan dito. Hoy! Nagkakapi ko lang guys, nagkapi kami pagdating sa bahay. Hindi na ako ng video kasi maulan.
Tapos, ayun. Ito mobo yung tinanggal yung guys. Kinat ni Doc. Inano ng gunting. Tinanggal. Tapos, tinagyan ng formalin yata yun. Yun. Tapos, nilagay doon sa parang garapon na maliit na plastic. Tapos, nilagyan ng tawag dito yung pangalan mo. Tapos, yung may mga code or ano tawag doon. Nilagay ng doktora. Tapos, ayun. Pinadala doon sa Capiz, sa laboratory. Kasi yung dito sa Aklan, papunta sa Rojas, nandun daw yung lab, laboratory noon. So, nagbayad kami ng 2,050 para sa laboratory. Then, yung result, so, nakalagay nung another weeks, nantay natin yung result. So, binalikan natin yung result. Tapos, nakalagay doon, binasa ni Doc na mild, kailangan ng treatment. So, ayun, nag-treatment tayo ngayon. Yun nga, yung treatment ni Doc ngayon, lagyan niya ng hindi ko alam kung anong panglinis yun. Parang wine siya. Iwan ko guys, anong nilagay ni Doc. Yun, pinasok uli, yung gaya ng process dati. Pinasok yung machine, tapos unti-unting binuka, tapos ayun, nagkakalansing yung mga guys, kalansing yung mga metal, naririnig ko yung metal. Parang nakakangilo ba talaga, nakakangilo, ramdam mo talaga yung higpit doon sa loob, yung bakal na pinasok doon na binuka yung matris, yung ovaries, yung binuka yung ovaries, tapos pinictura ni Doc, tapos tiningnan niya yung kinat niya dati, kung ano ba at ano niya, resulta, sabi niya maganda ang result, malinis na, okay ng result, so ayun, wala nang binigay. Ang binayad namin doon sa treatment, 750. So, ayun. 750 lang. Tapos sabi namin, Dog, ito na ba yung last na okay na ba? Wala na. Hindi ka na kami babalik. Kasi balik-balik na kami. Balik-balik kami doon, guys. Tapos, ayun na. Inano na nito. Sabi niya, pap smear na lang. Lilinis. Lilinisin niya. May record na tayo doon. Linis na lang, pap smear. So, yun guys. So, nag-ano ako dito. May nabasa kasi ako. Tapos, may nabasa ako ngayon na notes. Ang notes nakalagay. Mga notes. Yung notes ba? Na-realize ko na na-realize ko lang. Nalagay sa isip ko. Kung i-share ko na lang ito. I-share ko na lang dito. Idudugtong na lang natin. Pinagdaanan mo daw dati na mga pagsubok, yun ang magpapatibay sa iyo ngayon sa hamon na ang buhay mo. Kung dati, dati takot ka, o kinakabahan ka dati, pero yung mga pagsubok na dumarating sa iyo lagi, mga hirap ng pinagdadaanan mo, so kung napagdaanan mo yung pagsubok at paghihirap mo noon guys, so ngayon, nalagpasan mo yun, so yun yung magiging magpapatatag sa loob mo sa hirap na pinagdaanan mo, yun yung magiging sandata mo ngayon, kasi lahat ng pagsubok at paghihirap na pinagdaanan mo is parang pinagtibay yung loob mo ngayon. Kung dati mahina ka kasi na hindi mo pa yung pinagdaanan yung pagsubok, kung dating mahina ka, dating clumsy ka, pero ngayon napanagdaanan mo lahat ng hirap at pagsubok, kuha mo ng buhay mo. So ngayon, magiging matatag ka na, magiging matapang ka na, magiging maingat ka na kung anong pinagdaanan mo noon. So yun guys, yung natutunan natin. So dun sa nabasa ko ngayon. So yun yung natutunan ko ngayon. Habang nagkakopy ako, may nabasa ako. So yun, yung na-share ko ngayon lang guys. Kasi, na-realize ko ba yung mga mga pinagdaanan ko noon. Kaso hindi ko muna isi-share ngayon guys. Sinakakalungkot yung mga pinagdaanan ko, kaya hindi ko na lang muna isi-share sa inyo. Malungkot. So ayun guys, yung ating buhay. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nga maulan. Yung ulan, grabe ang lakas, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, maulan kanina. Sa vlog natin, grabe yung lakas ng ulan. So hindi tayo nakakapag-vlog kasi dala ko cellphone, yun yung pinagba-vlog ko. So ito yung pinagba-vlog ko ngayon. Dinirugtong ko lang dito kasi kung kapag upro yung gagamitin natin, i-import ko pa doon sa ko. Sa isa kong kamera para ma-edit. So, ito na lang mas madali kasi nahirapan ako sa GoPro guys.
lipat-lipat. Siguro ano ko na lang yun, kung mag-travel-travel, gagamitin, ganun. Kung puno na yung memory ko at di ko pa na-upload kapag na-delete ko na dito sa phone, yung mga video ko, saka ko na lang, ano, kung na-delete ko na dito, so, kung na-delete ko na dito yung mga video ko, pwede na ako mag-video dito, pero kung hindi ko pa na kasi mabilis kasi ito mag, ano, storage full yung ating phone. So, kailangan ma-edit mo agad para ma-delete mo yung mga video na edit mo, i-delete mo agad para makapasok ka na naman ng bagong video. So, yung ginagawa ko, guys. Yung GoPro naman, mabilis naman siya lumalubat. Yun nga lang ang ano problema sa GoPro, mabilis siya malubat, guys. Kailangan may extra battery ka. O kaya mayroon kang daladalang power bank. Yung power bank pa na ano, na mataas yung ano niya. Mataas yung manya, MEH, ganun, para mahaba yung videohan, mahaba din yung oras, kasi as in talaga, guys, mabilis malubat yung GoPro, ganun, pag nag-video tapos naiinit siya. Kaya dapat may extra battery ka, o kaya mayroon kang ano, tawag dito, power bank. Kasi yung power bank ko, guys, ano, nahulog siya, kaya hindi siya nag-charge ng madami. Parang hindi siya napu-full charge ba? Kaya, ano na naman? Ano na naman yung ating charging? Kailangan na naman yata natin pumili. Sayang pa naman yun. Kasi ang laki pa naman ng man niya. 30,000 ma. Yun, guys. So, anyway, guys, ayun yung ating kwento-kwento ngayong buhay. Kwento-kwento sa ating buhay ngayon, no? Ayun na naman ang ating yes. Simba, makukulit ang aking mga alaga, guys. Gusto talaga nilang mag, ano, sa bintana. Ayan, hinihilot na ako ni Simba. Lagi niya hinihilot yung matres ko, guys. Lagi niya yan hinihilot. Hindi pa ako naupiran, hinihilot na niya. Nung nagpaano ako, nagpa-check up, yun nga, may naramdaman ako dito ngayon. Parang, ayan. Ayan. Hinihilot ako ng aking alaga, guys. Ayan. Hilot niya ako. Thank you, Simba. Thank you. Lagi akong hinihilot yan, guys. Itong pusa ko, lagi akong hinahanap. Hinihilot ako. Basta pagkapag nandito yan siya, hihilotin ako. Yan. Manghihilot yan sa akin. Tapos ang yung pusa na isa, oh. Tulog, oh. Yan, oh. Tulog. So, ito, guys, kulambo. Kulambo yan, hindi ako nabubuhay na walang kulambo, kahit luma-luma yan, guys. Kahit sira-sira yan, dadalhin ko yan kahit saan. Mapaano man, mapahotel, lumatravel man, dala-dala ko yan. Kasi minsan to naiiwan yung aking mosquito net, kasi hindi ako prepare ba. Kung hindi ako prepare sa galaan na doon natutulog sa hotel. First time ko kasi na mag-hotel kasama si Mister. Mag-asawa na ako ng apam. Eh, mahilig sila mag-hotel. So, kami pag nag-travel, hotel, so doon lagi na kami nag-hotel nung nagkaroon ako ng apam nung ito. So, first time ko mag-travel na walang mosquito net. Hindi ako nakatulog, pagising-gising ako, maiglip, gising, idlip. Idlip-idlip lang yung tulog ko, hindi kompleto yung tulog ko kapag walang mosquito. Hindi ka talaga akong nakakapakali. Ang hirap, guys. Ang hirap na hindi komportable matulog. Para kang tulog manok. Pipikit, didilat kapag wala yung kulambo. Kaya ayun, namana sa akin yung anak ko, ganun din. Kaya bumili ako ng mosquito net. Ito, bago siya. Para pag nang travel na pumutarili ako ng bagong mosquito net. Ayan. Yan, o. Bago. Bumili na talaga ako kasi nakakaya na yung mosquito net natin. Ayan, o. Oh. Yan yung mosquito net, guys, o. Oh. Ayan. Yung pusa, o. Oh. Ayan. So, yan ang higaan. So, nag-copy ako. Tapos na ako mag-copy. Kasi sumakit yung ulo ko. Nag-inom ako ng biogesic. Galing sa labas. Lagi kasi sumasakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung saan to. Sa pag-edit. Ng radiation yata. So, yan yung kulambo, guys. Hindi ito nawawala sa akin. Kaya bumili na ako. Kahit pangit yan, guys. I-bash nyo na ako, i-bash. Wala akong paki, basta comfortably aking sarili sa pagtulog. Kahit man yan, ano, luma o kulukulubot man yan, okay lang. Importante, masolve yung aking problema sa pagtulog. Okay na ako dyan. Wala akong paki. Wala akong arty-arty.
gusto kong comfortably, ganun. Wala akong paki sa ano, sa mahirap na pamumuhay, guys. Okay lang sa akin yan, mahirap na pamumuhay, no problem yan. Kasi sanay tayo sa hirap. Ayaw ko lang masanay maging mayaman. Kasi gusto ko masanay sa mahirap na pamumuhay lang. Simple lang. Mahirap tayo, ano, guys, sa iba dyan. Mayroon tayong kakilala. Dati sa kanyugan lang, kay kanipaan, nakaahon, nakasawa ng maganda yung trabaho, barko. Aba, grabe ang ugali, guys. Akala mo eh, nabili na niya yung pag-aari ng pagkatao mo. May ganun, guys. May iba na ugali ng mayaman na. Ayan, dito na naman yung aking alaga. Hilo na naman, guys. Hilo na naman kami. Ayan, hilo. Wala, hilo. Hilo. Masan. Ayan. Grabe ka naman yung massage yan, guys. So hard massage. So grabe yung tiyan mo. Lumulubog talaga. Ayan, sige. Hilot. Ayan, hilot. Grabe yung hilot yan, guys. Diin na diin talaga. Grabe akong inihilot yan. Kaya tungtuwa ko din sa pusa na yan. Laging nanghihilot. Laging massage yan. Nakikinig pala. Basta kalap nito, yung ating higaan, puro balahibo. Kaya lagi akong vacuum ng vacuum. Grabe, pagising mo, linis. Maglinis ka, mag-vacuum ka, mag-floor mop ka. Kasi nga, labas-masok yan sila. Kain na doon, no? Biscuit doon, no? Kumain ka na. Ha? Kumain ka na lahat ng pusa yata sa akin, pumapasok. Hilot si mami. Yeah, galing ako sa hospital. Simba. Paano si mami sa ovaries? Sinusuway niya yung camera. Bakit daw ako nakakausap sa camera, guys? So guys, hinto ko na pala yung ating camera kasi nasa ano na, oh, nasa 25 minutes na, guys. Ang haba ng i-edit ko. Siguro good night na, guys. Bye-bye na. Thank you so much. Mayroon na naman tayong nagawa ngayon. Mabuti naman ang ating result. Thanks God. Hallelujah. And God bless everyone. Thank you. Good night. Tinapos agad-agad, eh, no?